Yes, hi everyone. This is Sonoragi and great to be here again. Giro Custodio. This time, lead na siya sa movie na Pera Kwarta o Salapi. Yes. Yun. Giro, can you tell us paano yung naging journey mo? Paano ka napili dito as one of the lead cast ng movie? Yes. Ayun po, by the way, gusto muna nga batiin ang lahat po ng ating mga viewers. Una po, nasabi ko po kanina sa interview na ako po ay nakas dito na yung production po, the Erasmus Star, ni Sir Rusty Malina ay kumpleto na po. Ako po, actually, pinatawag po ako and then nakita po nila ako. And I'm very thankful naman po dahil, nalaman po nila na kumakanta pala ako. So that, yung pag-meeting namin ay naging cast na rin po ako ng Pera Kwarta sa labi. Tapos, after nito, di ba nakilala ka sa Bidaman, di ba? Yes. Isa ka sa mga winner ng Bidaman. Ano yung naging success mo after ng Bidaman? Anong mga offers sa'yo? Parang ang dami mo nang malaging shows, di ba? So, anong mga opportunities ang na-open sa'yo after Bidaman? Sobrang dami. Because of ABS-CBN News na time, nagkaroon po ako ng regular na trabaho. So, Showtime po as a host po sa online Showtime U. And then, nung pandemic days po, medyo hindi po tayo nagbabas ng bahay. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa online. And then, nung nag-general quarantine na by 2020, nakagawa po tayo ng teleserye under naman po ng Net25. Ito po yung Digdig Ko Ikaw, pinahan po ito ni Jeff Eigenman, ina-assist at nasundan po yan ng 2021. Net25 ba yan? Ikaw ay aking sumigil pa rin sa kasi kami hindi naman ako sa akin. At by the way, before po nagkaroon ng pandemic, nakagawa din po tayo ng concert. Ayun, parang tama sa Araneta ba? Yes, November 22, 2019. Wow. So ito po yung mga nangyari sa atin before and after po. And habang may pandemic po, at ito na nga yung pinaka-latest. Parang latest, musical. Yes, musical, yung Pera Kwarta sa Labi. And thankful po tayo kahit na marami pong mga pagsubok sa buhay. Tuloy-tuloy lang tayo sa... pag-abot ng ating pangalap. And ngayon, may Showtime ka pa rin, ano? Part ka pa rin ng Showtime, di ba? Actually po, nakakapag-guest-guest po ako doon, pero nag-freelance po ako ngayon. Eh, nakita namin yung loyalty mo as a kapamilya and as a Showtime din kasi doon ka rin talaga nang galing. Ano siguro message mo sa mga Showtime hosts natin? Like, halimbawa si Bong, di ba? May mga pinagdadaanan din. Siguro ano yung message mo sa kanya? Ayun po, bilang siyempre po tayo, tao, at kakaroon tayo ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. May mga time lang na mas mabigat yung pagsubok na kaibigan natin. Minsan naman ako yung mas mabigat na pagsubok. So, ako po, nakaranas din ako ng COVID patient. Yes. At nakasurvive ako na buhay ako. So ngayon, si Kuya Bong ang pagsubok na bigat mo. At kasama po namin kayo Kuya lang sa panalangin namin na yung inyo pong pinagdaanan niyo, alam po na malulutas din po yan sa tamang panahon. Kapag ang mawawalan ng pag-asa. At hindi po, panawagan ko rin sa mga kaibigan ko sa showbiz, sa Showtime na palagi tayong mag-ingat pa rin kasi may pandemic pa rin. Yes, tama. And last na lang siguro sa mga kapatid mo ng mga Bidaman. Yeah. So lahat sila, iba-ibang ralangan eh. Lalo na mostly sa mga Bidaman na kapasexy, nag-ibibang Max. Ikaw ba? Nakita namin sa movie rin, may sexy scenes kaya. Kaya sabi namin, oh, pwede nang pang-Bidaman Max yung hero. Diba sila Christophe, nag-BL na siya. Nagpa-sexy na rin. Sila Thor, nandun na rin sa Bidaman Max. Yes. Sila Jeremy. So ikaw ba? Expecting din ba namin na magpapasexy ka rin? Siguro. Mag-ibibang Max ka pa rin ba? Siguro ano? Para nag-tease ka sa amin kanina sa Actually, panoorin niyo itong Pera Kwarta sa Salapi. Makikita niyo doon eh. Oo, may makikita na kayo doon. Oh, hi, kaya ito na ba yung way ba o daan para magpa-sexy ba? Given a chance na bigyang operan ka ng mga sexy characters. Who knows, diba? Will you do ba? Or ano? Para kasing medyo kulsam yung dating. Oo, siguro. Para ikaw ba? Kaya mo ba yung ginagawa nila? Sa ngayon, ano po kasi nabili sa atin ngayon. So, tatanggapin natin yun. At kung ano naman, kinakailangan na kailangan natin mag-prepare. So ngayon, siguro nasa stage pa ako na kailangan ko mag-prepare. Pero kaya naman in the future. Parang kaya kanina. So panoorin nyo agad yung Pera Kwarta sa Labi. Eto last na lang din sa mga kasama mo rin mga Bidaman din. Di ba, lalo na nagkaroon ng pandemic. So mostly sila, may mga private videos na lumabas. So anong comment mo doon? And ikaw din ba? Ano ba? Actually, how do you comment on that? Di ba lang sila, di ba? Merong mga private videos eh. Naging ano yun eh, naging trending. Para sa mga Bidaman. Medyo nalungkot ako. Medyo gumanon yung emotion natin. Nalungkot ako siyempre mga kapatid. Pero... hindi ako nandito para pagalitan pa sila. Nandito ako para damayan ko sila. Kasi
yung pagsubok sa kanila at may psychological level, I mean, state na nakaka-affect sa psychological level. So, dadamayan ko sila na tao lang tayo, nagkakamali tayo, hindi naman ibig sabihin tapos ang buhay natin. So, tuloy-tuloy lang ang buhay natin, makakabangon nila. Mga bro. Talaga ang huli. Tatanong ko sana sa'yo, ikaw din ba? If ever, may mga ganun din ba ikaw? Abangan nyo, meron! Kasi lahat sila, di ba, halos? Parang nagka-trending eh. Sige, alam ko, meron na ata ako eh. Oo nga eh. Dito ba sa movie yan? Abangan namin eh. Natawa ko sa reaction ni ano eh, di ba? So yan, sige, bakit natin pala kailangan panoorin ng Pera Kwarta sa Lapi? And ano yung character mo dito? Again, ako po dito si Robby. Ayan. Gumaganap po ako dito bilang kabataan ko. So, nai-present natin ang ating mga generation na from America, pumili ng Pilipinas. So, marami po dito mga lessons na nakapasok po sa movie na to. Andiyan yung pagmamahalan sa pamilya. Andiyan yung misan natitik advantage natin or na natitik for granted dito ng family natin because na mas pinapahalaga ng ibang tao. So, in the same pandemic talagang naging mas malakas yung ganung issue dahil niya sa kapusan sa buhay. Pero lagi po natin tatandaan, dito sa film na ito, makikita po natin, ang pamilya talaga ang pinaka-importante sa buhay. And talagang kita natin, napaka-family man yan, eh, Giro, di ba? Kanina habang nag-ano ka, habang nasa media pan kanina. So, talagang idol talaga ito. Salamat po. Thank you po. Thank you, Giro, and congratulations. Thank you so much po.